Hello mga kamahalan ko. Kumusta naman kayo dyan? Gusto ko lang i-share yung mga views, mga pictures. Yun, mga trees. Itong magpa-shell ng mag-drive. Dahan-dahan lang tayo mag-drive para iwas disgrasya. So, kayo naman lahat dyan, kung sinong nagda-drive. Ingat kayo dyan. Slowly but surely, okay? So, kung saan kayo pupunta, kahit maglakad, kahit nagsakay ng jeep, tricycle, bus, dandan kayo, tingin kayo sa kaliwa at kanan kung anong mga lalakarin nyo. Kasi ang importante natin, yung paglalakad, pagsakay, ingat, lagi, iwas, okay? Dasal lang tayo sa Panginoong Diyos para tutulungan tayo kung anong kailangan niya. Okay, mga kamahalan ko. Be friendly to each other, okay? Kung anong mga nag-aaway kayo sa mga friends niyo, sila umiimik, tiis lang kung umiimik sa'yo. So, yan, imikan nyo rin kung ayaw. So, huwag na. Diba? Parating mga kahoy ba? Pag hindi mo siya dinilika ng tubig, mamatay siya. Kung hindi mo siya pansinin, wala na. Para siyang walang gana na siya makipag-usap sa iyo kasi alam mo na hindi mo siya pinapansin. So yan ang buhay natin sa mundo. Kung binubuli kayo, yaan mo lang siya kung saan siya masaya na mambubuli siya sa atin. Kasi ako may nang bubuli sa akin. In 3 miles, continue on to I-287 south. Alam nyo ba yung kwento ko? Yung bata pa ko. Nag-edad ako na 7 years old. Gusto ko makipaglaro sa kapitbahay ko. Maraming mga kapitbahay ko ng mga kaedad ko. Ngayon pumunta ako sa kanilang bahay. Si Raquel, oh. Uy, magtago tayo. Yun. Siyempre, narinig ko. Kasi malakas ang boses niya. Uy, huwag natin siyang palaruin. Papauwiin natin siya sa bahay niya. Tapos sabi naman yung isa, ikaw na nga magsabi sa kanya. Sabi, uy, tayo na magsabi sa kanya. Ngayon, yan, nagbukas siya ng pinto. Sabi niya, uy, Raquel, uwi ka sa inyo. Ayaw kita palaruin, hindi kita kaibigan. Sino ka, hindi kita kaibigan. Ganun. Tapos ngayon naman, sumagot ako. Siyempre, bata ako, masungit, maldita. Kasi sabi ko, uy, kapitbahay tayo, magkaedad tayo. Bakit ayaw niyo ako laruin? Siyempre, maglaro tayo para enjoy naman tayo. Sabi ko, siyempre marunong ako magsalita. Sabi niya, uy ka sa inyo. Magsarado kami ng pinto. So wala na akong magagawa kasi nagsarado na sila ng pinto. Tapos ngayon, umuwi ako sa bahay. Tapos sabi ng nanay at saka tatay ko, uy, umuwi ka? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Ay, nagsarado sila ng pinto, ayaw nila ako palaruin. Sabi ng nanay at saka tatay ko, di huwag mong pipilitin ang sarili mo kung ayaw sila makipaglaro sa'yo. O di, dito ka na lang, sabi. So ngayon, yan, binigyan ako ng laruan ng nanay at saka tatay ko. Naglaro kaming tatlo. Siyempre, bata, gusto nila masaya yung laro kami, kahit anong laro namin, yung mga pick-up, Chinese, kahit nanay tatay ko, Chinese Carter,
Yun, enjoy kami, nagtawanan. Yan, hindi naman ako umiiyak. Basta binigyan nila ako ng laro. Yan, na-enjoy ako sa kanila kahit wala akong makipaglaro sa kakilala ko sa aming kapitbahay. Ngayon naman, sabi, okay na. Tapos ngayon, kinabukasan, Raquel, Raquel, maglaro tayo. Tapos sabi ko, salamat na lang kung makipaglaro kayo sa akin. Hindi na ako makipaglaro sa inyo. Bakit? Halika, friend tayo, sabi ko. Ay, mahirap makipag-friend sa ayaw sa gusto o hindi, sabi. Sabi niya, ah, wag. O, di, wag na. Ngayon, pumunta ako ng school. Pumunta ako ng school ng elementary. Raquel, Raquel, laro tayo, sabi ko. Ayaw ko makipaglaro sa inyo. Tapos yung isa naman ang kapitbahay ko, kinurit niya ako dito sa yun, sa kamay. Sabi ko, bakit kinurit mo ako? Ano kasalanan ko sa'yo? Sabi ko, isumbong kita sa nanay at saka tatay ko, ha? Bakit kinurit mo ako? Yan, may dugo na. Tapos umuwi na ako. Nay, tay, ano ba yan? Kinurit ako ng kakilala ko. Uwi yan dito. Sino yan? Sino yan? Uy, yun, sinabi ko. Sabi niya, sige lang. Tingnan natin pagdating sa bahay. Pagkatapos ng mag-aral. Ngayon mga 4 o'clock. Tapos na kami. Turn left. Sa labas na ng then school. Arrive at your destination. Sabi ng nanay at saka tatay ko. Sige, punta tayo sa bahay nila. Hindi, pumunta kami sa bahay nila. So ngayon, sabi, basta hindi ko sabihin yung pangalan. Pasabihin ko lang Maria at Juan. Maria, Juan, yung anak niyo, kinurit niya yung anak ko. Bakit yung anak mo, maldita? Anong kasalanan ng anak ko? Hindi naman niya nagsalita. Hindi naman yan siya maldita. Kung ano lang makita niya na mag-aral, yun lang. Disiplinahin mo nga yung anak mo. Yun na. Malakas na ang boses ng nanay niya at saka tatay. Yan, marami na siyang mga dada ng tata. Marami na siyang mga salita. Sabi niya, at the next stop sign, turn uy, right. Huwag kang maraming nga salita dyan. Ang gusto ko lang, disiplinahin mo yung anak mo. Tapos, yan, iniwan na ng nanay at saka tatay ko. Basta maraming mga sinasabi sa nanay ko at saka tatay ko. Tapos dada naman ang at dada ng nanay sign, niya. Turn right onto Wyckoff Avenue. Sabi, then turn left onto Russell uy, Avenue. Aalis na nga kami kasi mahirap na makipagtalo sa iyo. Yun na, umuwi na yung nanay at saka tatay ko sa bahay namin. Sabi, anak, halika na, kumain na tayo ng lunch. Kain na kayo nila ng lunch. Umiiyak ako kasi yan, may dugo yung kamay ko. Tapos kinamutan nila ng ano yan, basta maraming gamot ng mga herbal. Sabi ko, ano ba yan? Tapos kinabukasan, nag-aral naman kami no. Nakita ko siya. Kinurit ko siya. Siyempre, pareho kami bata. Kinurit niya ako at dinuguan niya yung kamay ko. Kinurit ko rin siya at dinuguan yung kamay niya. Oh, so fair na. Oh, yung nanay at saka tatay niya, hindi siya pumunta sa bahay namin kasi yan, nag-reply naman ako na kinukurit ko siya. Yun. Hindi ko naman siya makalimutan. Simula bata. Ang edad ako ng 7 years old. Ngayon, ang edad ko is malaki ng edad ko. Hindi ko naman siya kalimutan hanggang ngayon. Maalaala mo lang yan siya, di ba? Kagaya yung nagda-drive ka ng car, hindi mo alam kung paano siya magda-drive, di ba? Pagkatapos, marunong ka na mag-drive kung kailangan mo mag-drive. At kung interesado ka mag-drive, para kang na-addicted. Yun na, marunong ka na dyan mag-drive. O, kagaya dyan sa bata. Yan, kinukurit ka niya. O, kuritin ko din. O, di
patas na, kagaya sakyan, di patas na kahit anong gagawin, hay naku, Diyos ko. Ay, tama naman. Yan ang talagang basta bata, maraming magbubuli sa'yo. Alam nila na nandito na ako sa Facebook, nagipag-friends. Ina-add ko naman sila. Add ng add, tapos mag-post ko. Yun ang sabi. Alam mo pa, yung bata pa tayo, mga siraulo talaga tayo. Ay, Diyos ko, Lord. Sabi ko, oo, malita ka kasi. In 1 mile, turn back. Usap kami. Nag-usap-usapan hanggang sabi, ay, naku, hirap natin yung bata pa. Magpasensyahan tayo. Yun, ganun. Sorry. Ay, Diyos ko, Lord. Ganun lang, mga kamahalan ko. Is forgiveness yan. Nandito ako sa lugar namin. Ito siya nandun sa Pilipinas. Yan. Kaya huwag tayo mag-bullies at mag-judge sa iba. Kasi hindi mo alam at hindi mo malalaman kung saan tayo pupunta, kung anong ibibigay ng ating Panginoong Diyos, diba? So yan, mga kamahalan ko ang story life. Sana enjoy kayo sa aking story. Okay, we support each other, our channel. Hope you like my video and my storyteller. Be good, care, God bless. Subscribe my channel and click the bell button. All. Okay.